Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. At ito na naman ang Ate May Chiang Aimee from Japan. Hello, Kabayan Aries. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakatuwa at nakakataba ng puso ninyo mga comments. Halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan dahil ang inyong energy is na iiwan dyan. Pinabasa ko pati pangalan nyo, makuha ko lang ang inyong energy. Maraming salamat din sa mga nag-donate. Yan, maraming salamat at God bless you all. Kasama kayo sa aking prayer always. Lahat kayo kasama kayo. At syempre, salamat din sa mga nagpa-personal reading sa akin. Kung gusto nyo na energy nyo lang ang makuha natin, nasa baba po ng video nito, how to contact me. Mag-ingat po tayo sa mga scammer dahil marami na pang gumagaya ng ating channel. At this is a general reading, Aries. Ano, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ng hindi naman sayo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, family, co-workers, o sa business mo. Maaaring ito is nangyari, o mangyayari pa lang. Please show me, anong dapat nating malaman sa'yo ngayon at anong dapat mong malaman sa sitwasyon mo ngayon. Please show me. Oh. Okay. Parang, this I want to say sorry na gusto makapag-communicate sa'yo. No. Nagkaroon ng mga rejection, ano, Aries, ano? Nagkaroon ng mga rejection sa buhay. Nagkaroon ng mga third party. Aray ko. Na gusto may makapag-union sa'yo. No, sana. Aray ko, ang init! Aray, ite. Nakita ko na gusto may makapag-union, ikaw naging choices niya, pero something there's happened na something mare-reject. Basta something happened na rejection na hindi ko alam kung handun kasi sa part ngayon na nagiging totoo ka sa sarili mo. Handun, maari na handun ng part na nagiging totoo ka sa sarili mo na masaya ka kung nasaan ka man ngayon, Aries. Handuin yung success, handuin yung increase when it comes sa money, happiness, and joy, and success nga nakita ko. Tingnan nga natin. May gusto makapag-communicate sa'yo. Ano po ang King of Swords? Show me. King of Swords. Tabi muna natin to. King of Swords. Anong dapat natin malaman kay King of Swords? Oh, God. May mga decision na mga pinagsisihan, ano, sa buhay. Na nagkaroon ng mga regret, nagkaroon ng mga pagsisisi, may nalungkot, nakaramdam ng kalungkutan, nakawalan na parang there's no hope na, no, nahandun na maring there's something lost, nawala sa'yo, may nawala, ganyan. Nagkaroon ng hiwalayan, neglect, pessimism, tingnan nga natin. Ano po ba ang dapat ating malaman kay King of Swords? Kailangan ng healing, ano, nandito yung sa part na they need to heal, no, na kailangan ng healing sa mga problema na kinakaharap. King of Swords. Okay, nagkaroon ng mga hindi na pagkakasunduan na kailangan talaga ng healing, nandun yung part na maaring nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng mga tension, competition, nagkaroon na hindi pagkakaintindihan, maaring yung iba dito is magkakapatid na nag-aaway-away without a territorial or ano may, maaring dito is a lovers, no, kasi we have the lovers, maaring a family member o malapit sa puso mo na or sa katrabaho mo, maaring ganun,
na nagkaroon ng mga hindi na pagkasunduan. Nagkaroon mga disagreement, nagkaroon ng mga irita, aggression, struggle, o agrimento. No, nagkaroon ng mga naapakan ng mga egos, klaseng personalities man yan, at nagkaroon ng lack of control o cooperation sa isa't isa. Bakit po? For mga nagkaroon ng mga maling decision dito sa sitwasyon na to, no? Bakit po 5 of cups? Okay, maari iba dito is related sa soulmate nila, no? Kasi this is a soulmate, no? Maaring there's someone here na nagkaroon talaga ng gusto makipag-union uli. May soul connection itong tao na to sa'yo. Soulmate kayo. Kung sino man itong tao na to. Maaring ito yung nagkaroon ng agrimento or maaring iba. Huwag nyo i-relate lang to sa love, ha? Maaring sa work din ito, no? Maaring sa family ito, no? Basta maaring iba dito, there's a memories, a happy memories kasi ako nakita dito, no? Ano po si 5 of cups? 5 of cups, yun? 5 of cups. Salamat po. Itandaan nyo, ha, or maaring ito is a vice versa, ha? Maaring hindi nyo energy, maaring energy pala to ng person nyo. Teka lang, inom lang si ate ng kape. Oh my God. Parang nag-aano yung throat chakra ko. O kasi nakita ko dito is nagkakaroon ng law. No, may nagkakaroon ng mga justice. I need justice. Kailangan ko ng hustisya dito sa sitwasyon na to. Or maaring yung iba dito is may pinag-aaralan na something about with it comes sa law. Maaring ganun. Na may pinag-aaralan. Basta may managaaral. May pinag-aaralan. May developing skill. Or someone is spying din sa'yo sa nakita ko dito. Tingnan natin. Ano po si Page of Swords? Andito yung part na you speak out, ano, Aries, ano. Maaring yung iba dito is away with come sa family. May related din ang money. Maaring may nag-away with it come sa money. May nagkakaroon ng law or justice or need ng clarity with it come sa money. Oh my God. Kuhanin niyo yung kanin sa inyo. Ano po si Page of Swords? Thank you po. Eh, nagkaroon ba ng third party dito? Nagkaroon ng third party, kaya nagkaroon ng away or nagkaroon ng mga pag-aaway with it comes sa mga friend, no? Or maaring nagkaroon ng away nang dahil sa halimbawa may something gathering, maaring hindi malaki o maliit na away man yan, hindi na pagkakanya. Maaring ganun, may gathering or married man yan, or parties man yan, o pagkikita ng magkakaibigan na nagkaroon ng mga a little bit of conflict o hindi nakaintindihan. Maaring ganun. Sa iba, ang nakita ko, hindi lang nakaintindihan. Maaring ganun. Sa iba, ganun. No? Huwag niyo kuhanin lahat dahil hindi ito personal reading. Maaring sa family, may nakita-kita sa isang party o may naganap na party or celebration na nagkaroon ng mga hindi pag-uunawaan. Maaring sa love, friend, something ganun. Paulit-ulit na naman si ate. Ano po si justice yun? Okay. Okay, talaga yung iba dito is related sa money. Nagkaroon ng related sa money. Nagkaroon ng mga problema sa money, no? Ang sinasabi ito dito si angels mo, no? Yung mga maling desisyon, yung mga maling nangyari o naganap sa buhay mo is you have to learn. It's time to awake. It's time na ng changes sa mga desisyon. It's time na ng self-evaluation. Maging aware na ngayon, no? Huwag na tatanga-tanga. Si ate, bunganga eh, no? Sorry. Basta nahandun na, it's time to transform. It's time a transformation. Ilat mo na yung nakaraan. It's over. Kung kailangan na decision making, mag-decision making. You need to be aware. You have to learn. No? You have to learn sa mga nakaraan. They calling you. Make a new beginning.
Okay, thank you po, Angel. There's a hope. Okay, there's a hope. Huwag mawala ng pag-asa. Andito yung part na, nandun ka na sa part na nagpo-focus ka na sa mga goals o to make it real. Focus and you take it action. It's time na rin na mag-ipon ng pera, no? Sa nakita ko dito. It's time na rin na you need to settle na, this is the beginning, a solid beginning na you need to settle na yung mga goals mo sa buhay. Kung nagkaroon ka mga namara ng mga maling decision, this is the time na isettle mo yung bagong buhay mo ngayon. No? Pag wala ng pag-asa, maaaring may mga kailangan, may nagde-develop ng skill, planning, basta may nagde-develop ng skill. See? Nakita ko na matulungin, nagiging matulungin ang nakita ko sa'yo. Handun yung part na may mga layunin ka na, na it's time to settle yung mga layunin mo sa buhay, no? Ano po si The Sun? Show me. The Sun. Ano po yung The Sun? May tao ko nakikita na nalulungkot. Okay, it's time to make a plan. Okay, magplano ka na panibago. Planning to something or maaring may hinihintay ka rin sa iba o nahandito yung decision na o preparation or maaring iba dito is may dinidiscover pa, no? Maaring there's a tufat sa iba, hindi niya alam or may mga option pa sa iba na super careful kayo sa papaplano. You need to be careful, ano? You need to be careful. Ang inasabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko. Kasi sa mga maling decision, no? You have to learn. Kailangan maging careful. Yung iba dito is nagkakaroon ng hindi nila alam kung magti-ticket action sila o hindi. Kung mag-i-stay sila or mag-go sila. Yun ang nag-ano sila. Tingnan natin, ano pa po ang dapat natin malaman kay The Sun. The Sun. The Sun. Thank you po. Okay, this is the time to heal. No? Nakita ko dito. There's a hope. Nakatingin sa iyo si universe. Make a plan. Be careful. Nakita mo yung katotohanan. There's a clarity. There's a revert. You need to revert. No? Kailangan na ng peaceful. May mga exciting opportunities in the future na mga gaganap. No? Nakita ko dito. Kailangan ng hope and changes. Sabi ko sa'yo ganyan. Okay? Kailangan ng lakas ng loob. Kailangan balansihin. Taking to the higher path. Kailangan ng pagtitimpe. No? Kalmado lang. Kailangan ng pagkakaisa. Kailangan ng katahimikan, kapayapaan. You need to balance. Eh, nakita ko naman is patient ka naman. No? You need dito ng patient sa sitwasyon na to. Need ng healing. Need ng very careful. Bakit po the two of ones? Oh, God. Toxic person. Parang nahandun sa part na nakita ko, maybe this is the past, nahandito sa part na talagang nagkaroon ng mga toxic person sa buhay mo na nag-distance ka or nag-iba ka ng path. Iniwan mo yung tao na tumaring ganun. Nakita ko na handin yung hindi ka masaya. Naging super toxic na siya sa buhay mo. Ganun. And you look to the future, ano, nakita ko dito. Basta handun yung part na withdraw mo yung something o nilet go mo yung something. Na andun yung part na abandoning kasi nagkaroon ng disappointment, nag-walk away ka sa isang sitwasyon kasi there's something missing. Andun yung part na hinahanap mo ngayon kung saan ka sasaya. Kung saan yung magbibigay siya ng joy and fulfillment. Ganun. Minsan tanongin mo rin yung sarili mo, ano ba talaga yung, maaring may addiction ka rin, Aries, maaring iba sa inyo may addiction. Maaring addiction sa pera, maaring addiction sa sex or sa temptation, maaring addiction sa pagiging sinungaling, sa pagiging toxic person, and then you left in that part na maaring nahandun na yung pagbabagong muli. Maaring nag-change ka na sa buhay mo kasi ayaw mo masayangan ng oras. Kaya nilet go mo na yung sarili mo doon sa part na yun. No, nagbago ka na. Nag-another path ka na. Maaring ganun. Tanong niyo rin minsan yung sarili niyo kung saan, ano ba talaga ang makakapagpasaya sa buhay ko. No?
Dito na tayo kay ano. Ang dami ko na-explain. Okay, four of cups, show me. Four of cups. You need to balance yourself, ano. You need to balance yung situation mo. Kailangan mo ng patience. No? Huwag kang magmadali. Four of cups. Four of cups, show me. Four of cups. Hello? Hello? Teka lang, inuuli ako. Okay. May nakita ako na may baka may nagkaroon ng mga rejection. Maari nagkaroon ng mga rejection when it comes to your family. May mga nagkaroon ng rejection when it comes na related ang money. Kasi nandito yung part na nagkaroon ng pagkalito. May mga nakita kong hidden motive. May nakita ako na maaring pagbabalik. May nawawala. May nakita kong something disconnected. Nawawala sa sarili. May mga hidden agenda ako nakikita dito. Anong nangyayari? Maaring there's something happen na may hidden agenda sa'yo ang related with your camp sa family. Basta may involved dito is may money involved. May family involved. Tingnan nga natin. Maaring iba dito is a lovers, no? Bakit may hidden agenda dito? Ano po si... halimbawa, basta nagkaroon rejection. Maaring this is a pera or maaring may nabigay sa'yo ng gift o nagbigay sa'yo, nagpahayag sa'yo ng love or a family or maaring ikaw may family, ganyan, maaring ganun na related na nagkaroon ng rejection. Basta ganun, nagkaroon ng rejection dito related ng money and family. Nagkaroon kasi ng mga hidden motive, hidden agenda, nagkakaroon ng pagkalito. May nagkaroon ng pagbabalik. May pagbabalik. May nakakakita ko na disconnected. Bakit? Ano po dapat ating malaman kay? Kasi nandito yung part na talaga, you leave. Umalis ka. Umalis ka. Ayan o. Or vice versa to ha. The High Priestess in reverse. Bakit High Priestess in reverse? High Priestess in reverse. Sure. Sabi ko sa'yo eh, may related ang money and the family dito. Hindi ako nagkakamali. Okay. Okay, maari nagkakaroon ng pagkalito kasi may natao ka. This is a soulmate connection. No? Maaring iba dito, nalilito, nagkaroon ng maari may nireject na something. Related to money at family. Na nalilito na gusto. Habi ko sa'yo, may nagkakaroon ng pagbabalik. Maaring maggusto kang balikan. Kaya nireject mo. May nireject kang something na sitwasyon. Maaring gusto mong bumalik. Kasi may nakita ko dito na bonding and union. Na this is your choices. So nakita ko dito. No? This is a soul connection. Maaring ganun. Pero nahandi yung pagkalito. No? Sa nakita ko dito. Maaring ganun. May iniwan kang addiction or may iniwan ka na something happen na ganun. Tingnan natin, bakit po the Seven of Cups? Bakit po Seven of Cups? Handun yung part na nakita ko na yung illusioning, ano, na handun yung nagde-daydream ka with your friend, maaring ito isa past lover, maaring family, maaring friend, or maaring dati mong karelasyon. Na dinidaydream mo siya, iniilusyon mo siya, andun yung pinapantasize mo siya, no? Kailangan you need to be patient to make a choices, ano? Sabi ko sa'yo, be careful sa mga plano. Be careful sa mga plano. Trust your intuition to make a decisions right, okay? Seven of Cups. Seven of Cups. Seven of Cups.
may travel ba na magaganap? May nakita akong travel soon or you need or may unfinished business ka in the past na kailangan mong tapusin. Bakit mo divorce? Kaya kailangan mo bumalik. Ayan o. Okay. Magkita sa travel ako nakikita talaga, no? There's a passion and travel. Iba dito is travel overseas or travel. Or talaga magta-travel ka dito sa nakaraan. Bakit mo divorce yun? May fashion ako nakikita. The world. Maari ito isa vice. Oh my God. Parang nag-reverse. Oh God. Bakit parang gano'n? Parang may nakikita ako na walang ka-interest. Nagkakaroon ng blockage. Kasi nandito yung pagkalito, no? Nandito yung nalilito ka eh. Nandun yung nagkakaroon ng blockage sa way mo. No? Nandun yung part na natatakot ka eh. No? Maybe you block something or you want to block something. Nandun yung hinahide mo yung sarili mo. Nandun yung hindi mo maharap-harap itong sitwasyon na to. Kasi there's a blockage nga. Kasi may fear and painful dito sa nakikita ko. Sa mga giging resulta or choices. No? Nandun yung as in, oh my God, this is a turn between two, ano, sa nakita ko dito. Handoon yung part na, hindi ko alam kung nababagot ka lang, kaya ka babalik dito sa nakaraan, o nababagot ka sa family mo, o naiinip ka lang. Ganun nakita ko. Or basta may tao na ganun. O na nagkakaroon ng kawala ng interest. Maaaring nakakaroon ka ng kawala ng interest na dito sa family mo. Kaya gusto mo mag-travel. Pero nalilito ka. Maaaring ganun. Basta ganun. Sasabihin ko ha. Pero i-ano nyo kung sino to. Basta nahandun yung part na hindi na makatwiran o hindi ayaw mo nang sumuporta o hindi na paano ba ito? Paano ko i-explain yun? Irrational. Ah, teka lang. Kasi kailangan Tagalog. Kumbaga, may mga hindi na supportive na nakikita ko. Maaring your family is not supportive na sa'yo. Or kamag-anak, karelasyon, malapit sa puso, o itong naging choices mo in the past. Ay, itong choices mo ngayon na kailangan mo abandonin or reject. Maaring ganun. Basta, ganun na, hindi ko na ulitin. Maaring ganun, or nagkakaroon ng lack of interest sa sitwasyon. Nagkakaroon ng parang hindi na nagiging maasikaso, hindi na magiging, parang bahala na, something, ganun. Bahala na kung ano mangyari, bahala na kung anong kariresultahan, parang something na ganun, bakit ganun? May mga nagaganap na pagpapabaya eh. Yan o. Okay, bakit po the Page of Cups in reverse? Bakit the Page of Cups in reverse? Oh. Andito yung unit gusto mo makipag-collaborate, ano? Andito yung collaboration, andito yung partnership, yung manifesting something and want a forgiveness. Andito yung pagiging hardworking mo talaga. Talagang andito yung part na umalis ka dito sa sitwasyon na to. Na nagkaroon mga rejection talaga. And then you focus to your job, work, maaaring magkakaroon sa iba sa inyo when it comes sa business, maaaring magkakaroon ng mga collaboration or dealing or partnership na maaaring may itatay yung planong bagong work or bagong job, bagong business or bagong papasukan, maaaring ganun. No, na andito yung part na you give effort. Sa ibang banda naman, when it comes sa love, you give effort and you want to collaborate to someone, no, ng partnership and you want forgiveness and you manifesting this person. No. Page of Cups. Maribad sa inyo is kasal or nagkaroon ng mga long-term relationship or nagkaroon ng mga deep na pangakuan or deep na ano ba to? Na relasyon. Page of Cups in reverse.
Page of Cups in Reverse. May tao ko nakikita na napaka-immature. Okay. Okay, yung iba sa inyo is a single or naging single na. No? Ah, nakita ko dito. Nahan dito or hindi man, nahan dito yung part na nakita ko na you are contented. Kung malaki man o maliit ang na-achieve mo, na-reward or success sa buhay mo, you are contented. Pero nakita ko is a wealthy, no? Nakita ko naman you are wealthy. Andun yung part na nagkakaroon ng mga kaya, may kayamanan na nakita. Kayamanan talaga, ate. Yes, this is a wealth. Andito yung kasapatan o sapat ang meron ka ngayon, kasaganaan. Andito yung kabutihang asal mo, andun yung malaya ka in a way na gusto mo, no? Gusto mo lang. Andun yung part na yung I want to be single. Iba ganun. I want to be single lang. Ayoko na may mga connection. Ayoko na ganyan. Masaya ako mag-isa ako. May mga ganun part, no? Tingnan pa natin. Bakit? Hindi ko alam kung ikaw to o vice versa. Kuhanin nyo lang yung gusto nyo. Eh, kuhanin nyo lang yung para sa inyo. Dito nga tayo kay lovers. Or maaring ikaw is naging single na. Ganyan. The lovers, show me. Ano po ang the lovers? Ano dapat nating malaman kay the lovers, show me? Thank you po. Nakikita ko dito is, takba natin sa the lovers, masyadong censored at takba. Andito yung part na nakatingin ka sa nakaraan, ano? Andito yung part you want to be steady and to be stable dito sa sitwasyon na to. There's a union. Nakita ko may gusto makipag-union, may gusto na there's a soulmate, mayroong partnership, equality, union, balance yan ang sitwasyon, or there's a connection ako nakikita. Ikaw yung choices niya. Bakit po, ano? Iba nagko-control ng feelings dito. May tao na nagko-control ng feelings. Ayan o, may soul connection talaga kayo. Tao na nagko-control ng feelings. Tao, maaaring itong tao na to is naging controller sa'yo in the past. Pero, andun pa rin yung part na kinokontrol niya yung sarili niya. Ano po si King of Wands? Show me. They want a new beginning, ano? King of Wands. Andun na talaga in the past, nagkaroon talaga ng mga sakit, negativity mentality, victim mentality, nagkakaroon ng mga pagsinungaling, kalungkutan, pag-iisip sa gabi, nagkaroon talaga ng mga restricted trap, no, confused, nagkaroon ng mga negative thought, na prostrate, na they feel helplessness, no, nagkaroon ng ganun. May sitwasyon ka na na-corner ka sa iba sa inyo, na-corner kayo sa isang sitwasyon, na pag-isip kayo. Yun. And then, anak, ito ko naman, you release yourself dito sa sitwasyon. No? Kasi nahandito ka na eh. Nahandito na yung, kung sino man tong tao na to, nahandito na na, gusto na makapag-union. Bakit po si King, they want a new beginning. Oh. And nahandito ko talaga dito na maaring makareceive ka ng message to someone within. Hindi ko alam kung nakareceive ka na ng message to someone in the past 8 o'clock, 8 hours ago, 8 days ago, 8 weeks ago. Or hindi pa man makaka-receive ka ng vice versa, ng message to someone. Nakuntapan natin si lovers. Ano po si King of Pentacles? May travel talaga ako nakita. Kapunta na to. Kung sino man to. Ay, sandali lang. Sandali lang. Excited. Excited din. King of Pentacles, show me. King of Pentacles, show me. King of Pentacles, show me. Thank you po. Okay na handi. Oh, okay. Itong tao na to is babalik. Ikaw yung wish come true niya, no? Dave, andito yung pang-aakit muli. Gusto ka niya makita. Gusto niya mag-say sorry. They want to stay to you. They want a union. They want... gusto niya uli ng mag-share kayo ng love. There's a feeling to each other na nakita ko.
Hindi to yung nararamdaman niya. Ikaw yung choices niya, nararamdaman niya na ikaw pala yung mahal ko. I'm sorry, Avis. Ikaw yung mahal ko. Nagkamali ako in the past. Andun yung hindi kita makalimutan. Every night, iniisip kita. Andito yung ikaw yung wish come true ko. I want to hold you tight. Wow. Andun yung hindi kita bitaw-bitawan sa sarili ko. Wish come true ko to. Ikaw yung happiness ko. Ito yung gusto kong maging positive outcome sa buhay ko. You are my success. Siyempre, ikaw yung satisfaction ko sa buhay. Yan. And yun. And that is for you for today, Aries. I hope kahit pa paano is nakatulong ako sa iyo at nakukusa na ang energy mo. Arigatou namaste. God bless. Bye.